Good day mga kapote, ang project ko ngayong araw ay isang cover-up tattoo. So dito ituturo ko po sa inyo kung paano po ang ginagawa ko pag nag-i-edit at nag-preprint. Pare dito ay na-edit ko na po ang design, tapos isisave ko po siya ng JPEG. Then pag na-save na siya sa gallery, ay pupunta naman ako sa Epson na application na ginagamit sa pag-preprint. Bali yan, yung sinave ko kanina nandito na. Yan, pinili ko na po siya. Tapos, pag natapos nyo po siyang mapili ay pupunta naman po ako sa setting. Yan, sa setting ko tayo pupunta dahil pipiliin natin dyan yung Epson na nasa wifi kasi yun eh. Pipiliin mo yung Epson. So, dito ay napili ko na po yung Epson na printer, then ipiprint ko na po siya. So, dito mga kapote ay ongoing na po ang pagpiprint gamit ang Epson M1120. So, ito na po yung na-print natin na in-edit ko kanina. Bali, yan yung i-cover ko sa dibdib niya. So, dito si boss ay tingin niya naman kinakabahan na ata dahil napakalaki nung ipapatato. Pero kayang-kaya ni boss natin yan. So, dito ay naidikit ko na ang stencil at tatanggalin ko na po siya at titignan ko kung tama yung placing ng tattoo na nilagay namin. At kung mali siya ay siyempre papalitan ko siya para titignan natin kung ano yung mas maayos na position para sa cover up sa dibdib niya dahil ito ay hindi na mapubo. So far ay okay naman yung pagkakalagay namin ng stencil. Maayos naman siya at all goods na. So dito mga kapote ay gumamit ako na 7 round magnum para sa smooth shading. Hindi muna ako gumamit ng 25 round magnum. Nagsimula muna ako sa bababang magnum. Bali ito kasi yung medyo kabisado kong gamitin. At sa 25 round magnum ay nahihirapan akong gamitin pag mga ganito pa ay kaliliit na details. Pero kayang-kaya naman. Yun lang, masanay ko tang talaga tong 7 round magnum. Bali ang tiradang ginamit ko pala dito ay smooth shading. Bali, gumamit ako dito ng isang pure na black, tapos 6 drops na black, then 3 at 1. Pero syempre, hindi mawawala dyan yung black and gray. Bali, ang ginawa ko ay nagtimpla ako ng puti, tapos pinatakan ko siya ng mga 6 drops na black para mag black and gray siya. Kasi yan ang gagamitin ko kapag mag-i-smooth na shade ako sa bandang taas. Magandang combination din kasi yan kapag haluan mo siya ng konting gray para mas cover na cover talaga yung tattoo. Kaya kung mapapansin nyo dyan ay napakalabnaw lang muna yung sinishade ko kasi mas maganda kasi kapag mag-start ka sa smooth na malabnaw lang na ink tapos saka katataas sa medyo black. Bali dyan pa ulit-ulit ko lang siyang hinahagod-hagod para hanggang makita ko yung gusto ko talagang kulay na lalabas dun sa ginagawa kong cover up. Bali hindi naman madadamage agad yung balat. Basta tansyado lang at dapat talaga magaling ka na sa pag-shishi. Ang advice ko lang sa mga baguhan dyan na gustong matuto na magtato ay aralin nyo na muna yung mga basic na mga shade at mga lines. Bali dito ay yung nasa dulo ay hindi nalagyan ng stencil kaya ang ginawa ko ay diluhingan ko na lang siya. Nilagyan ko siya ng pattern para may susundan akong linya. At bali, napakaganda rin pala kapag magaling ka rin mag-drawing. Hindi lang yung basta nakaasa ka lang sa stencil. Dapat alam mo din kung paano tatakbo yung design na ginagawa mo sa tattoo na ginagawa mo. At napakalaki din pang ang advantage mo kapag magaling kang mag-drawing. Bakit? Dahil syempre, mas alam mo yung pangagagawin mo. Kasi kapag nakaasa ka lang sa mga stencil, di bali kung magaling kang mag-edit, walang problema. Pero mas maganda pa rin na magaling kang mag-drawing dahil yung mga background na mga gagawin mo sa mga tattoo ay hindi mo makukuha sa stencil yan. Dapat talaga pinag-iisipan yan. At kung makikita nyo dyan, yung dinawingan ko kanina, yung nilagyan ko ng linya ay tinatuan ko na. At dito pala yung silbi ng gray na sinasabi ko kaninang tinimpla ko. Yan, ang ginagamit ko yan dyan sa mga parang i-cover ko na mga dati niyang tattoo. Bali dito ay bumaba ako ng 5 brown magnum dyan sa part na yan. At kung makikita nyo naman dito ay nagpuputi na po ako. Sinasabay ko na po para hindi na ako bumalik mamaya.
pero alam niyo po ba na dito sa part na to ay medyo nasasaktan na ang ating client. Kaya ang ginawa ko ay hindi ko na siya babalikan, bali sasabay ko na yung puti. So makikita niyo, tapos na yung kabilang pakpak, nandito na po ako sa kabila. At dahil medyo nabubura na tayo ng stencil, kaya medyo nagpetix-petix na lang ako sa pagsishade dahil napakahirap talaga ang maburahan ng stencil. At sa mga gustong magpa-cover ng mga ganitong mga design sa dibdib, ay i-PM nyo lang po ako sa aking Facebook page at gagawan ko kayo ng design na pwedeng i-cover sa inyong mga tattoo. Kung saan man yan o ano man yan, ako na po ang bahala. Dahil ipapakita ko naman po sa inyo ang kakalabasan ng cover up na gagawin natin. So, kung mapapansin nyo po dito, ay napakalapit ko na pong matapos. Bali, ongoing matatapos ko na po yung cover up tattoo ni sir natin. Ito sa gitna ay ginamitan ko siya ng smooth na shade. So bali ito po, natapos ko na po siya at isusunod po na po dyan yung puti. At dun sa mga part na hindi na cover ay didiskartehan ko na lang. So bali, nilinisan ko muna siya bago ko siya lagyan ng puti at para makita ko nang maayos yung mga part na hindi pa na cover. At bali dito ay gumamit ako ng nabbing spray kasi hindi na kaya ni boss natin, masakit na, naawa na ako sa kanya. Kaya gumamit na ako ng nabbing spray. So dito ay puti nang isusunod kong itatato sa cover up na ginagawa nating project. Bali yan na siguro yung gagamitin ko para totally na makover ko na yung mga ibang part na hindi pa natatakpan at para lumitaw na rin yung mga pakpak ng eagle. Bali, same process din ang ginamit kong karayom dito. Gumamit ako ng 7 round magnum. Di na ata ako gumamit dito ng 25 round magnum dahil sa 7 round magnum, goods naman siya lahat eh. At saka mas okay din siyang gamitin. Bali, ito na po pala ang finish product, a total of mga 4 hours ata. 4 hours namin ginawa itong tattoo ni boss. At sa mga gusto magpatato ng mga ganitong design at cover up tattoo, i-PM nyo lang po ako sa aking Facebook page na Raymar Manuel Esteban. Meron din po akong bagong Facebook page na Esteban Tattoo. I-search nyo lang po yan sa Facebook. At meron pa po pala akong isa pang Facebook page na ginagamit, Esteban Tattoo Kamiling. Yan po yung mga ginagamit kong mga Facebook page. At i-search nyo lang po, pwede nyo rin po ako i-message agad-agad at agad po akong magre-reply sa inyo. At huwag nyo pong kakalimutan na i-like, i-share at i-follow ang aking mga Facebook page. At huwag po kayong mahihiyang magtanong dahil ako po ay agad-agad nasasagot sa inyong mga inquire. Maraming maraming salamat po, hanggang sa susunod na mga videos. Paalam!